pag-uusapan sa episode na ito ay ang expertise ng aking partner na si Philip. Ito po yung tinatawag na digital trading business. Alam mo, Philip, kapag sinabing digital business o digital trading, hindi ko rin masyadong naiintindihan ito, katulad ng marami sa ating mga kababayan. Pero pag sinabing digital trading, what comes to your mind? Actually, ito yung mga technology na ina-adapt ng mga mayaman na bansa. Gaya po ng Amerika, Japan, sa London, at iba pang mga part ng mga Europe. Kaya po ay napag-iwanan na tayo. At dapat po talagang malaman ito na ma-open ang mga isipan natin mga kababayan. Paano itong mabansang ito, yung mga tao na nakatira doon sa lugar na yon, doon sa kanilang pagiging residente doon, ay sila ay namamayag pagdating po sa usapang trading. Sabi mo matagal na ito, bakit dito sa Pilipinas, parang sa'yo ko lang natuklasan ito eh? Actually, ang experience ko po dyan, nung ako ay nagtatrabaho sa Europe, yung aking amo ay nagtitrade lang sa bahay. Ang tawag nga natin dyan ay online business. At ngayon lang unti-unti nga ito ay na-introduce sa ating bansa at iba naman ay na-engage na. At nakita po natin, ito yung naging parang substitute doon sa, o alternative doon sa mga nawalan ng trabaho. Yan ang kaganda po rito. At sila ay kumikita ng malaki. Kumbaga, unlimited income po nangyayari. Yung mga anak ko, nagfa-follow din sila dito sa trading business. Sabi ko nga, anak, ano ba yan? Ano ba yung talaga bang legitimate yung business na yan? At ano ang benepisyo na maaaring matanggap ng isang tao dyan? Kasi may narinig ako, nagiging overnight millionaire. May katotohanan ba yun? Hindi naman actually ganun. Kaya lang nagiging overnight millionaire dahil inaaral nila mabuti. Isipin taon, parang ako po, since 2012 pa po. At may tinatawag ng mastery. Kasi ako naniniwala, Alex, lahat ng ginagawa natin, basta nag-focus ka, committed ka, talagang darating yung time na magiging specialist ka. Actually, pag sinabi specialist, yun ang binabayaran ng malaki. Yan yung talagang kumikita ng malaki. Okay, one of the reasons why so many people are, you know, having second thoughts sa na pumasok rito, kasi sabi nila baka scam yan. Ano bang dapat isipin ng mga tao rito? Ito ba talaga illegal? Actually, legal talaga siya. Kung hindi nyo itatanong, pag kayo ay may kakilala o kayo nasa part ng masasabi ko mga mayaman na bansa, ay talagang yung mga tao na yon ay talagang ginagawa nilang bread and butter. Dahil hindi ko lang basta sinasabi yan o nakuha ko lang yan o sa ibang information kung resources na kuha, kundi mismo nakasama ko po yung mga tao na yung mga naging amo ko po. Dahil ako yung naging katulong nila, naging caregiver niya o caretaker, nakita ko talaga actual sa mata ko kung paano silang naging hindi lang basta millionaire, multi-billionaire pa talaga in dollars. Eh, ako, hindi na ako lalayo kasi nakilala kita. Alam ko talagang na-experience mo dyan at nagbago ang buhay mo. Pero para sa mga bago pa lang na papalaot sa ganyang negosyo, ano ang mga risks involved kapag pumasok ka sa business na ito? Yes, magandang tanong po yan, Alex. Ang unang risk po, yung hindi na inaalam. Hindi chine-check yung background. Ano yung mga mechanics nito? Paano yung programa nito? Paano yung mga technical nito? At paano tumatakbo ito? Yun po yung dapat natin factors alamin. Once na nagkaroon tayo ng background po, check background po nito, o checklist nito, ay unti-unti na natin maintindihan yung mga bagay patungkol dito. At ang kagandahan po nito, Alex, ay pag ito natutunan natin, ito ay magiging long-term business kasi po ito eh. At kagandahan po nito, maisishare po natin to dun sa mga pamilya natin, sa kaibigan natin. At nung requirements naman po rito, yung mas maganda nga, walang alam eh. Mm-hmm. Although sabi nga ng iba kapag digital, siyempre global ang scale niyan. Ito bang digital trading ba ito eh? Global din yung availability. Like dito sa Pilipinas, available ba yan? Yes. Walang pinakaiba yan sa mga online business. Diba, iba-ibang klase ang online business, kagaya ng mga logistic, kagaya ng mga apparel, at lahat ng items. Yung sa atin po kasi ay currency o yung tiyatawag na foreign trade. Nandun din po sa loob ng platform, yung kagaya ng mga stocks o mga digital o yung mga bitcoin. Eh, lahat po yan ay legal. Matagal na nag-operate po yan.
Wow, naliwanagan ako sa mga sinabi ni Philip. Actually, mas maganda yung translation na binasa kanina, yung Ecclesiastes chapter 11, 1 hanggang 2. At ito pa yung mababasa po sa Good News Translation version. Ang sabi po rito, what a wise person does. Invest your money in foreign trade or forex or currency trading. And one of these days, you will make a profit. Put your investment in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world.